Welcome sa e-lectures. So ngayon nasa episode 70 na tayo ng AC Machines, yung last lecture natin sa induction motor. Hindi ko na lang alam kung dadagdagan ko pa to someday. So yung topic na i-discuss natin ngayon is yung starting ng induction motor. Tara na. So yung discussion natin ngayon is yung starting ng induction motor. So katulad nung ginawa natin sa DC machine, no, may discussion kasi doon ng starting current ng DC motor. So it has found out na yung panimulang kuryente ng DC motor is mataas dahil at starting wala kagad yung back EMF. So nandito siya, 'di ba? Wala yung back EMF para i-oppose yung inrush current. And then at the same way, hindi nga lang pala natin na-discuss sa transformer, no, na meron din tinatawag na inrush current. Kumbaga sa panimula ng transformer, mataas yung panimulang kuryente niya. So nagre-range yun ng 6 to 10 times nung full load current niya. Tapos mawawala naman din. So in the same way, yung sa induction motor, yung panimulang kuryente niya rin is mataas. Kasi diba, sabihin na lang natin meron tayong transformation ratio na 1. It means yung I1 is equal sa I2. Eh, di ba yung I2 natin is equals to S E sub 2, okay, all over square root of R2 squared plus S X2 squared. Eh, di ba at starting or standstill, ang slip mo is 1. So, kung yung slip mo ay 1, malaki pa yung voltahe mo at that part. Hindi pa kasi nakakapag-rotate yung rotor. Pero once na mag-rotate yung rotor, bumabagsak na yung value ng slip. Sabi natin, di ba, 0.03, 0.04. So kung mag 0.04 yan, di ba, yung pinaka-voltahe mo dun sa rotor, bababa na siya. So therefore, bababa na yung kuryente. Pero at starting, medyo mataas siya. So nag-a-amount ng 5 to 7 times na full load current. So yung i-discuss natin ngayon dito is yung kung paano natin papababain, no, yung panimulang kuryente doon sa induction motor. So sa DC motor kasi, 'di ba, ang pinaka ginagawa natin is naglalagay tayo ng starter resistor in series with the armature para mapababa yung panimulang kuryente. So dito meron tayong iba't ibang methods. So ngayon magsimula muna tayo doon sa direct switching or line starting ng induction motor. Sabihin natin, no, yung parang normal na ginagawa natin sa mga motor natin sa bahay, diretso saksak, 'di ba? Direct line. So since mga petty lang naman yung mga AC motors natin sa bahay, hindi nila kailangan ng starter na pampababa nung panimulang kuryente. Ibang usapan na kasi kapag mga malalaking motor 'yan. So going back dun sa discussion natin, no, nung power flow, 'di ba, yung rotor power input is equal sa 2 pi, so NST all over 60. So sabihin natin, itong mga term na to, constant na siya. So K na lang. So yung RPI is directly proportional sa torque. At yung RPI natin is 3 I sub 2 squared. So R2 over S. So sabihin na lang natin, no, mga constant itong mga bagay na to. So we can say na yung torque is directly proportional sa I2 squared at inversely proportional sa slip. So sabihin na lang natin yung turns ratio natin is 1. Lalabas yung I1 is directly proportional sa I2. So yung torque natin, pwede natin masabi directly proportional sa I1 squared, which is yung primary side, all over S, yung slip. Tapos ngayon, di ba, lalabas dyan, okay, at starting kasi, no, or standstill, yung slip mo is equal to 1. Okay? So, pwede natin masabi at starting, yung torque is directly proportional sa square nung current. So, ngayon, kung magkakaroon tayo ng ratio and proportion, sabi natin, di ba, yung starting torque sa full load torque. So, tandaan, no, hindi ito yung parang ratio na ginawa natin dati with relation sa slip. Ngayon, with relation sa current siya. So, ngayon, di ba, lalabas, bali dito, IST squared all over S, tapos ito naman is
IFL. Sabi natin IFL, all over SFL. Eh di ba nga at starting, yung slip mo is 1, so tanggal na to. So lalabas yung starting torque, ayan, with regard sa full torque, is equals to, so naka-squared pala to. Okay, so IST all over IFL, so squared, okay, tas aangat yung SFL. So multiply dun sa slip at full load. Na itong ratio ng starting current sa full load current, pwede natin i-simplify na A. Yung A is yung ratio ng starting current dun sa full load current. So, tandaan no, yung iba, ine-equate nila yung starting current dun sa short circuit current. Bakit? Di ba yung sa short circuit test natin, kung naalala ninyo dun sa last meeting, naka-block yung rotor eh. Okay? So, kung naka-block yung rotor, yung slip mo nun is 1. Yun nga lang, yung ginagawa, di ba, pag block rotor test, binabawasan yung voltage para hindi ganun kataas yung kuryente yung lalabas dun sa stator. Okay? So, we can say na yung starting torque, okay, all over full load torque is equals to A squared tapos yung full load slip. So, pwede nyo makita minsan, imbis na IST, naka-ISC siya. Kasi nga, yung iba pinag-i-interchange siya. Kasi nga, di ba, at standstill, yung slip mo is 1. Kapag naka-block rotor ka, edi hindi ikot yung rotor, di ba? Yung slip mo rin nun is 1. Okay? So, ngayon, ito na yung relation ng mga torque natin with regards dun sa starting current at full load current. So, karamihan ng mga equation natin, iikot lang dito. So, ngayon, punta na tayo doon sa tinatawag natin na methods of starting ng induction motor. So, meron tayong tatlo. So, basically, puro about to sa squirrel cage induction motor. So, meron tayong primary resistor or rheostat or reactors. Tapos, meron tayong auto transformer or yung tinatawag na auto starter. At meron tayong mga Y-delta starter or star-delta switches. Ngayon, isa-isayin natin yan. Lahat ng mga yan, yung principle nila is pababain lang yung voltage. Kasi kapag bababa yung voltage, check na ko, liliit yung kuryente. Katulad nga ng sabi natin kanina, balikan natin yung slide. Diba? At starting, yung slip kasi is 1, kaya sagad pa yung voltahe. Pero kung yung source voltage na yun ay mapapaliitan natin, eh di ibig sabihin, liliit yung kuryente. Pero, tandaan, may drawback yun sa torque. Kasi nga, diba, yung torque natin is directly proportional sa square ng voltage. So, may efekto siya dun sa driving torque ng induction motor. So, ngayon, isa-isayin natin to. So, yun nga, katulad ng sabi natin, yung tatlong yun, ang pinakaginagawa nun is i-reduce yung voltage. Ibig sabihin, kung 230 volts, let's say 3-phase, hindi 230 volts kagad yung ipapasalo. Mag-introduce ka ng voltage drop para mababa. Para ipanimulang kuryente, bumaba. So, yung purpose nito is to drop some voltage. Kahit si auto starter pa yan or si Y-delta starter, ang ginagawa nila is ibaba yung voltage. And hence, reduce the voltage across the motor terminals. So, in this way, the initial current drawn by the motor is reduced. So, by using primary resistor na applied doon sa stator side, okay? So, the applied voltage per phase can be reduced by a fraction of X. So, depende. And it additionally improves the power factor of the line slightly. Kasi nga, diba, the more na-resistive yung load, mas mataas yung power factor mo. So, mangyayari dito ngayon, so, yung X, fractional part lang siya. Eh, diba yung I natin is V over Z. Eh ngayon, dahil may resistance ka na, di ba, mababawasan na yung V. So, K, or let's say, letter X, V. Pero itong X na to is fractional part lang para mapaliit niya yung voltage. So, kung yung V over Z is I, edi masasabi natin, yung starting ngayon with primary resistor is X times ISC. So, pinababan na natin. So, ayan ha. So, pwede natin sabihin, IST ng resistor is equal sa X tapos IST. Kumbaga, ito yung factor na magmumultiply para pababain yung panimulang kuryente.
Yun nga lang, para hindi malito yung iba, pinalitan na lang ng ISC. So, na-explain na natin kanina yung bakit. Tapos, tandaan, di ba, yung relation ng torque doon sa current is square. Kaya di ba, kung nabawasan ng x yung current, bali yung torque, mababawasan ng x squared. So, ito yung ratio and proportion natin, di ba? So, ngayon, yung ISC nabawasan ng x. E di magiging x ISC na siya. Pero dahil naka-squared siya, okay, may squared sa ISC, may squared sa x. So, what's na ihiwalay natin yan? Ito na yung x squared. So, ISC over IF squared, tapos times yung full load slip. Or ito na sila. Pero tandaan, itong ratio and proportion na to with regard sa torque. Ibang usapan kapag tinatanong lang kung paano bumaba yung kuryente. So, ayan yung sa primary resistor. Pagdating naman sa auto-transformer, gumagamit tayo ng auto-transformer para pababain yung voltage, hindi na resistor. So, di ba meron naman tayo mga variable auto-transformer o tinatawag natin na variac. So, stepless output na auto-transformer. So, yung nasa figure natin dito sa left, ito yung direct line. So, sasaluhin niya ngayon yung voltahe, yung full. So, sabihin natin, di ba, 400 volts, sasaluhin niya ng buo. Okay, pero since naka-Y siya, 230 lang yung sasaluhin niya nung per phase. Pero kapag gumamit ka ng auto-transformer, imbis na 230 yung sasaluhin, nangyari na mili ka lang dun sa tap. Tapos yung tap na yun, let's say K, or inverse siya ng transformation ratio. Ang transformation ratio kasi natin, di ba, is E sub 1 all over E sub 2. Pero auto-transformer kasi ito, no? Tapos, syempre, ang uri ng auto-transformer mo dito is step down. So, ibababa mo nga yung voltage dun sa stator side ng transformer eh, para pag bumaba yung voltage, bababa yung kuryente. So, syempre, kapag step down, lalabas yung transformation ratio na A natin is greater than 1 yan. Okay? Eh, kapag step down yan, di ba, greater than 1 yung A. Kaya dapat baliktad. Naka-K para fractional part lang. So, lalabas yung voltage dito sa kabilang side is E sub 2 is equal sa 1 over A. So, E sub 1. So, yung 1 over A na yan, siya yung si K. Or pwede natin sabihin siya si percent tap. Kung ilan na lang yung natira. Okay, hindi mo naman kasi sinagad nung lahat ng nasa coil. So, sa uri ng starting ng induction motor na to, once na nasa 80% na yung speed ng induction motor, biglang kakalas na yung system dun sa auto-transformer at lilipat na dun sa full line voltage starting. Yun nga lang, nagkakaroon siya ng sparking. So, ngayon, di ba, yung kuryente natin, katulad lang rin dun sa primary resistor kanina, di ba, nagkaroon tayo ng XV over Z. So, dito naman, KV. Or sabihin natin, yung bago natin, di ba, yung IST natin is equal sa percent tap, okay, ng ISC. Or let's say, yung ISC na yan is yung V over square root of 3 all over Z. Okay? So, since naglagay ka ng percent tap, mababawasan mo yung voltahe, which result dun sa bababa dun sa panimulang kuryente ng motor. So, points of advice lang pagdating dun sa auto-transformer starting. Ngayon, ang gagawin natin, papalakihin pa natin itong figure na to. So, ngayon, ang figure na natin is isang pase na lang yung nirepresent natin, hindi na siya three-phase. So, mag-iingat kayo sa tanong sa problem kung kaninong kuryente yung tinatanong. Okay, so bali ganito yan, di ba? So, may line current dun sa motor. So, sabihin natin, ito si I stator. Or pwede mo sabihin, I stator at starting. Na yung I stator at starting na yan, di ba siya nga yung may percent tap. Tapos yung ISC, I starting. So, ang tinitignan natin ngayon is point of view ng induction motor. Okay, dahil binawasan mo yung voltage, mababawasan yung panimulang kuryente. Ngayon, tignan natin yung point of view ng auto-transformer. So, etong si I-stator,
na induction motor, lalabas siya na secondary current ng auto transformer. Equal lang sila. Okay, ito si I2. Tapos lalabas naman, ito yung I1. Yung nasa primary. Okay? So, kapag tinanong kayo doon sa mga problem, linawin nyo lang, no, kung sino'y tinatanong, kung yung nandito ba or yung nandito. Okay? Kasi, di ba, pagdating doon sa auto transformer, let's say, ay starting ng auto transformer, ibang usapan pa yung makukuha mo dito. Nakukuha. Sabi nga natin, di ba, kanina, yung 1 over A or siya si K or siya si percent tap. So, naalala ninyo, di ba, pagdating naman doon sa turns ratio natin, I2 all over I1. So, kung hahanapin natin si I1 dito sa auto transformer, so sabihin natin I starting auto, is equal siya sa 1 over A, tapos I2. Na kung saan si I2, siya yung starting current netong motor. Okay? So, lalabas, di ba, yung I starting ng auto, which is yung primary side ng auto, is equal sa percent tap ng I2. Pero yung I2, di ba, is percent tap ng ISC. Okay? So, ngayon, kapag pinag-isa natin yan, lalabas, yung kuryente yung nag-flow dito sa auto transformer is equal sa percent tap squared ng ISC or yung starting current ng motor. Okay? So, ayan yung magiging formula mo. Kung ang tinatanong is yung kuryente dito sa side na to. Pero kung ang tinatanong is yung nasa motor lang, so ito lang yung gagamitin mo. Okay? So pagdating dun sa torque, so yung relationship nga ng torque, di ba, is ayan, torque starting, torque full load. Tapos, ayan nga yung A squared natin, yung I starting all over I full load times yung full load slip. Ayun nga lang, di ba, nagkaroon tayo ng percent tap. Okay? So, ngayon, yung percent tap madodoble. So, percent tap squared, tapos si IST over IFL squared, tapos SF in terms of auto transformer. So, ITST over TF. So, parang kamukha lang siya nung sa primary resistor. So, same na same lang sila. Yun nga lang, dito sa auto-transformer, percent tap siya, hindi siya X. And then, pinaka-last natin is Y delta starter. So, ang naalala ko dito is yung problem sa polyphase, no, na pinagko-compare yung line current ng Y dun sa delta. So, dito kasi ngayon, yung stator side ng induction motor gagawin at starting, nakakonect siya at Y. Tapos, once na mag-run siya, kukonect na siya in delta. Okay, so tandaan ha, per phase basis parati yung system natin sa 3-phase. Eh, diba, kapag delta yung system mo, yung B phase is equal sa VL. So, kung ang VL mo is 400 volts, 400 volts yung sasaluhin nung stator phase. Pero kapag Y yan, di ba, yung B phase is equal sa VL all over square root of 3. So, kung may 400 kang line volts, 230 volts lang yung sasalo ng kada pase. So, tandaan, ang ginagawa dito, yung mga coils mo at starting nakakonect in Y. And then, after ng ilang cycles, lilipat siya papuntang delta. Pero, paano mo magagawa yun, di ba, na pagpapalit mo yung connection? So, ngayon punta tayo dun sa YouTube channel ulit ng Lessix. So, kayo na lang yung manood ng pinaka-full video nun. Okay, so, ito ngayon tayo nasa YouTube channel tayo ng Lessix, no? So, sana hindi tayo ma-copyright, okay? So, sa mga induction motor, matatagpuan mo, may box yan sa taas, okay? And, diba? So, may box siya. Ito, yan, may box siya dyan sa taas. Na kung saan merong anim na terminal yan. So, balik tayo dun sa ano ha, dun sa drawing natin.
So ito, makikitaan mo siya. May anim na terminal naman yung kada coil, eh, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kada passi kasi mayroong dalawang terminal. Kaya anim yung makikita mo dun sa taas. So yung anim na yan, di ba? Ipag-interconnect mo siya ng Y at starting. Tapos, once na makailang cycles na, i-reconnect mo siya in delta. Pero di ba, hindi napaka-practical gawin nun. Okay? So, ayan, diba? So, pag makikita nyo dyan sa animation, ayan, i-co-connect niya in Y. Diba? Ayan, nakakonnect na siya in Y. Tapos, kapag mag-run, bilang papalitan mo, diba? Ililipat mo siya papuntang delta. So, mangyayari, yung connection nila is end-to-end. Ayan, nag-delta na siya niyang ganyang paraan. Pero, impractical yan. Kaya, na-achieve yan by the use of magnetic contactor na kung saan, at start, yung connection niya is naka-Y. And then, dyan na lang ililipat mabilisan papuntang delta after ilang cycles. So, ngayon, balik na tayo dun sa PowerPoint presentation. So, ito, ayan, pwede nyo naman panoorin nyo sa LESIX. Ibibigay ko na lang yung link nito down below para mapanood nyo yung pinakabuong video. Okay, so, balik tayo ngayon dito. So, ang gagawin natin dito ngayon is i-ratio and proportion natin yung line current ng Y laban dun sa line current ng delta. Okay? So, tandaan, kung nag-iba lang yung connection nitong mga coil na to, ibig sabihin, hindi naman nagbago yung impedance nila. Nag-iba lang yung connection nila. So, tandaan, di ba, yung line current dun sa delta is equal sa square root of 3 I phase ng delta. At sa Y naman, di ba, yung line current ng Y is equal sa phase current ng Y. So, once na gawa natin ang ratio and proportion yan, masasabi natin yung kay Y is VL all over square root of 3 over Z phase. Pagdating naman kay delta, tandaan, V phase is equal sa VL. So, pwede natin sabihin VL all over Z phase. Pero, di ba, line current nga to, kaya meron siyang multiply by square root of 3. So, kapag pinag-ratio and proportion natin yan, ganito mangyayari. So, VL all over square root of 3, Z phase. And then, ito, re-reciprocal natin yan. Magiging Z phase siya all over square root of 3, VL. So, ano mangyayari ngayon? Cancel to. Makakancel din ito. So, square root of 3 times square root of 3, magiging 3 siya. So, ILY, IL delta is equals to 1/3. So, we can say na yung line current is magiging 1/3 na lang. Okay? Lalabas kasi, di ba, dapat ganito yung starting mo. Delta dapat yung connection ng stator, pero hindi mo nga ginawa. Ginawa mo munang Y. Then, later mo na lang siya i-delta. So, kung naka-delta siya diretso, ito dapat yung starting current. Pero ayun nga, di ba, ginawa mo muna siyang Y bago mo i-delta. So, kung ginawa mo muna siyang Y, yung current na lang nun is 1/3 nung I-line delta. So, we can say, dun sa Y-delta starter, yung line current niya, okay, yung line current, is equal sa 1/3 ng starting current ng line ng induction motor. Okay? So, ingat lang tayo. Depende kung ano yung tinatanong na ratio sa atin or yung comparison. Kapag ang tinanong kasi sa atin is yung phase, di ba yung phase current, mag-iba yung basis mo. So, di ba phase current ng Y all over phase current ng delta. So, sa Y, ganun pa rin siya, VL all over square root of 3 over Z per phase. So, pagdating naman dito sa delta, so VL, kasi nga VL is equal sa V phase over Z phase. Wala na siyang square root of 3 kasi phase current lang siya dun sa delta. So, kapag nag-ratio and proportion ka dyan, lalabas yung phase current ng Y is equal sa phase current ng delta is equal sa 1 over square root of 3. Kasi nga, di ba, yung voltage mo, imbis na V, naging V over square root of 3 na lang. Kaya, ayan, kung phase ang usapan, yung starting current per phase dun sa Y delta
kung labanan mo is yung per pace na ito, ha, is equal siya sa 1/3, okay, ng starting current dun sa per pace. Hindi yung linya. Ito kasi yung linya, eh. Ito yung nasa pase. So, kaya basahin maigi yung tanong kung sino may tinatanong, no? Kung line ba or phase. So, we can say na yung Y delta starter, parang auto-transformer siya na kung saan yung percent tap mo is 1 over square root of 3 or si 0.57.7%. Kung naalala nyo yung discussion natin sa mga open delta transformer, yung mga puro 1 over square root of 3. Kaya yan, yung sa starting current, pagdating doon sa per pace, nababawasan siya. So, mag-ingat na lang doon sa tanong kung sino ba yung tinatanong kung ratio neto, yung nasa line, or yung ratio neto, tsaka ito. So, ang gagawin na natin ngayon is magsosolve na tayo ng mga sample problem natin dito sa starting na induction motor. So, problem number one. Find the percentage tapping required. Nagtanong ka agad noon ang hinahanap. So, required for a squirrel cage induction motor to start the motor against 1/2 of the full load torque. So, ibig sabihin, yung starting natin, 1/4 na lang siya ng full load torque. As we said kanina, di ba? Kapag binabaan mo yung voltage, bababa yung torque. So, yun yung parang drawback, no, kapag gumagamit ka ng mga starting methods. Okay, tapos, the short circuit current on normal voltage is 4 times the full load current. Or pwede natin sabihin, no, siya yung starting is 4 times daw ng IFL. Tapos, yung full load slip daw, yung SFL is 3% or 0.03. Ang tinatanong nyo yung percent tap. So, lagay natin dito is yung required. So, percent tap. Eh, tingin ko, direct substitution na to. Okay? So, kung naalala natin kanina, di ba yung ratio ng starting torque sa full load torque, okay, is equals dun sa percent tap squared, kasi auto-transformer siya, okay, multiply by yung ratio ng starting or ng short circuit dun sa full load current squared times yung full load slip. So, kung lahat ng mga ito ililipat natin dito, hindi ganito mangyayari dyan. So, 1/4 TFL, yun yung TST mo over TFL. E di cancel yan. 1/4 na lang yung nasa left side. Tapos, meron tayong percent tap squared. Pagkatapos naman, pagdating dito, yung IST natin, di ba, is 4 ng IFL all over IFL squared. So, cancel na to. Okay? Tapos, times yung full load slip. So, yung magiging formula natin dyan is 1/4 is equal sa percent tap squared times 4. Okay, so lagay muna natin yung 4. So, 4 squared and then yung slip na 0.03. Ayan, sheep solved. So, makukuha mo yung percent tap. Okay, so plot na natin. 1/4. So, equals 2. So, gawin na lang natin siyang x squared. Tapos, 4 squared times 0.03. So, sheep solved. So, ayan. Bali, dalawang roots kasi, di ba? Pero ito, 72.16 o 1687. So, multiply natin yan by 100%. Naku, baka negative yung ilabas na ito, ha. Ayan, so 72.168%. So, yan yung percent tap na kailangan para mangyari ang mga scenario na yan. At yan yung sagot natin para sa problem number 1. So, sa problem number 2, so ito naman yung problem natin. So, meron tayong full load efficiency at power factor ng 12 kilowatt. So, binanggit niya na output daw ito. So, yung nasa rotor side ito, wala sa stator side. So, ibig sabihin nasa rotor to. Ang electrical kasi natin, di ba? Yung parang pinaka-electrical natin nandun sa stator side, okay? Yung kung saan mamimeasure mo yung kuryente. So, yan, of a 440 volt, 3-phase induction motor R.
So, lagay muna natin to, no? Power output is 12 kilowatt. Meron tayong VL na 440 volts. Tapos, yung efficiency niya is 85%. And then, meron tayong power factor na 0.8 lagging. Ngayon, the black rotor line current is 45. Sabihin natin, no, ISC ito. Okay, so 45 ampere at 220 volts. So, VSC, 220. So, tignan nyo to, ah. Nung nag-black rotor siya, hindi ginamit ang 440, ginamit ang 220 para maliit lang yung mag-register. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng gawing basis ito sa starting current nung induction motor kasi pinababa eh. Okay? So parang may paggagamitan tayo mamaya nito. So calculate the ratio of starting to full load line current. Okay, so lagay na natin dito no required. So, yun lang pala yung hinahanap. So, yung ratio ng starting sa IFL na line current sila, parehas line. So, if the motor is provided with a star delta starter or Y delta starter, so, neglect magnetizing current. Okay, so, solution. Ang kailangan natin gawin dito is alamin yung IST tapos IFL. Tapos na tayo niyan. So, yung unang gawin natin is alamin natin yung IFL. Tapos, later natin problemahin itong IST. Okay, so yung IFL natin, since power output ito, no? Ang formula natin dyan is power output all over square root of 3. So, BL, power factor times percent efficiency. So, yan yung full load current natin. So, 12 kilowatts all over square root of 3 multiply by 440 volt multiply by 0.8 times 0.85. So, ito yung full load current natin. Is-equal siya sa, okay, so lagay natin dito 12 kilowatt square root of 3 and then 440 volts. Tapos 0.85. So, equals to, so 23.155 amperes. So, 23.155 amperes. Ngayon, store natin yan sa letter B. Tapos, yung starting natin, siya yung lagay natin sa letter A. So, pagdating sa starting, gumamit kasi tayo ng Y delta starter, no? So, masasabi natin, yung starting natin is, so, is one-third nung starting dati. Okay? Or let's say, pwede mong ilipat dito is yung pinaka-ISC. So, paano ba natin makukuha yung parang pinaka-ISC na yan? Sabihin natin, ISC at full voltage. Kasi yung pinakita sa atin, reduce eh. So, diba, makikita natin dito, na yung current is directly proportional sa voltage. So, pwede natin masabi yung ISC at full voltage is equals dun sa full voltage. Ratio and proportion lang. Tapos, yung ISC natin na at VSC, ayun, equal siya dun sa VSC. So, magre-ratio and proportion lang tayo. So, bali, mangyayari dito, yung ISC natin or IST at full voltage over 45 ampere sa kabila naman at 440. So, ano yung magiging short circuit current kung naka 440 ka, diba? Compare dun sa 220. So, shape solve lang natin yan. Okay, so dito na lang natin siya lagay. X, tapos 45. Tapos sa kabila, 440 volts. So, syempre, lalaki yan, diba? Oh, kitang-kita doble, malamang 90 yan kapag sinipsolve natin yan. So, yun, 90 ampere. Okay, so yung ISC natin at full voltage, since kapag inoperate natin ito, di ba, 440 naman talaga siya. So, 90 ampere siya. So, yan ha, check natin. Ang full load current mo is 23.155. Yung umiikot na siya, tapos agad yung rating niya. Pero sa panimula niya, 90 ampere talaga siya. Okay?
Pero syempre, di ba, hindi mo hahayaan na 90 ampere. Gagamit ka ng Y Delta starter. Kaya yung starting current mo, imbis na 90, marireduce yan, di ba? So, mangyayari, di ba, Y Delta, so, 1/3 ng 90 ampere. E di yung mangyayari dyan, yung line current natin, okay, sabihin natin L, no? Para alam pa rin natin na line. So, 30 amperes na lang yan. O di ba, malapit na dun sa full load line current. So, ngayon, kapag ni-ratio natin yung dalawang yan, so, starting current ng Y Delta starter na line all over, so, IFL is equals to, okay, so 30 ampere divided by 23.155. So, equal siya sa, so, gawin natin 30 over B. So, 1.295. So, yan yung ratio niya. At ayan yung makasagot natin para dito sa sample problem number 2. So, tandaan, kapag ang tinanong is yung ratio ng starting sa full load na per phase, ibang usapan yun. Diba, nakuha nga natin na yung magiging ratio natin dun is 1 over square root of 3, hindi 1/3. Yung 1/3 is ginagamit natin para dun sa line values. So, ingat na lang sa mga tanong na pinapakawalan sa starting ng induction motor. So, dito nagtatapos yung discussion natin about sa starting ng induction motor at baka sa induction motor na rin. So, kung gusto ko na lang ito dagdagan in the future, ayun, dadagdagan ko na lang siya ng mga certain topics. So, bali, susunod na sa discussion natin dito sa AC machines, alternator na. Baka mas maaga pa naman yung alternator to. So, kita-kits na lang dun. Okay, so if you find helpful itong video na to, pakishare na lang sa mga classmates ninyo. At sama-sama tayo magpalakas no, ng basic foundations natin sa EE dito sa EE Lectures and the Lord of Stories podcast. Bye!